Sahabat Kok. Menipu alhamdulillah. Ini diberita alhamdulillah kita. Berkapurai juga saat di Monsurge. Alhamdulillah program keluarga kita. Ini juga berkata Cunos. Sinang-anang berkaryo. Berkata-kata. Hanya Song Muzi. Masih pun mau hindi ko kaya ba, alam, anak ng natin ay hindi lang muna ang pinag-ibig
no? Kahit bago siya isang bata lamang, ay naramdaman na siya ay takot o siya ay merong kasama, no? Kasama natin siya. Nararamdaman na siya na kapag siya ay nandiyan, masaya tayo, no? Yung anak na nararamdaman na, ano ba yung nanay kapag nandito ako, paano palaging ganit, no? Ang dapat daw ay hindi natin may paramdaman sa anak, no? So, yun daw po sa uniqueness, loneliness, at ang pinakapagatlo, ang pinakamuli, ay yung pag-ibig, human love, no? Love is defined here as the value of your child. Ang pagmamahal daw po sa ating anak ay hindi yung if, oh, ikaw ay magbabahit, kung ito ka kayo ng tubulay na ito, makakahalit na ka. No? May mga ganun tayo ang sinasabi na narinig natin. No? If you will be my helper, kung tutulong sa akin, then I love you. May mga ganun. Yung ang pagpag-ibig ngayon ay conditional. At mayroon naman pag-ibig na with health. Yung parang, mommy, what love you? Yeah, anymore you don't eat or you don't eat your vegetable. Hindi kita mamari pag hindi mo sinabi yung pagkain na nilalako sa'yo, no? Ayun naman daw yung pag-ibig na natin sa ating anak kung siya ay lang yung pag-ibig. So, hindi daw yung dapat sa pagmamahalin ng Diyos natin. Ang importante daw po, yung pagmamahal na mamahalin natin siya dahil siya ay atin, no? Siya ay anak natin. Sinutibuan man yan, o si Rachel man yan, o si Miriam man yan, ay mamahalin natin siya kasi siya ay si Miriam. Siya ay si Jaber, no? At isa daw po, hindi ba rin mamahalin ang ating anak kaya mapasaligay niya, nagpipilip siya, o kaya naman, ay magaling siya sa isang sport, o kapagay ng mga activities. At mahalin natin sila dahil sila ay atin at kaya sila kalob ng Diyos sa atin. Yun daw po, ang isa sa mga tatlong feelings na dapat i-develop natin sa ating mga anak. Yung uniqueness, na sila identified natin na may kakaiba talaga sila, at yung feeling of belongingness, at yung human love, yung ating pag-aman. At kapag daw po itong mga tatlong ito ay ating naibigay o na-develop sa ating mga anak, ano po, ay ang pagmamahal ngayon, sa damdamin ngayon, ang siyang magbibigay sa kanya ng self-concept. Yung self-worth na siya ay kung ano yung pagtingin niya sa kanyang sarili. At ito magbibigay sa kanya ng inner security, no? Inner feeling of security na nakatulong sa kanya para siya ay maging sound and mature person. So, sabi nga po sa libro ito, no one ever said parenting was easy. But never too late to start making positive improvements. So, hindi pagkuhuli natin sa ating lahat, no? Tayo po kami magkaroon na improvement sa ating pagiging mabuna at mamabula sa ating mga anak. Kahit naman po yung mga pinakanak, malalaki na yan, no? Yung pong mga damdamin na kaya patuloy pa rin natin sa pagkaloob sa kanya. Okay? So, yan po yung lamang po. Kaya natin sa Proverbs 10:1, ang sabi po ni Salomon doon, ang pagbasa na ay nakapagpapakaya sa ama. Ngunit ang magmangana ay pagtanong sa kanya. Totoo po yan at nararanasan. No? Kaya nga po, ngayon pala ay atin na po itong develop sa mga magpaging magulang pala. At dahil po sa atin, hindi pa po huli lahat. No? Kung ito po ay atin i-improve yung ating samahan sa ating pamilya. So lamang po ang pagsalakas sa tayo sa ating family worship. There is joy in every sound. There is.
patuloy na lang. Kabila po ng mga kalibatan, kabila po ng tutulungan sa mga tuto. Tulungan sa mga 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 patuloy hanggang kami po ay muntin sa panahon ng kami po pala sa tulungan sa mga mga nawa po ang mga pamilya na natin po ngayon na gusto po ang mga kanilang iglesia. Patuloy po ang pagkakalay naman ang mga pamilya na patuloy ang mga tungkol sa inyo sa kabila po ng mga kami po ng mga pagsisita sa inyo. Ano ba ang mga mga pagkakalay sa mga kami sa lang